May mga tao ang gagaling magtalumpati, pero nakikita nyo ang mga dila nila ay parang inilubog sa asido. Napakatatalim ng dila, napakasasakit magsalita, mahuhusay, pero sobrang insultuhin yung mga kausap nila. Hindi daw po tayo makikilala na tayo ang tunay na faith sa talim ng ating dila, sa galing ng ating mga tagapagtalumpati. We will known by our love. Christianity and Christians will be known for their love, not for the eloquence of their speeches, not for the wit of their defenders of the faith, but for the love for one another. Kaya kung minsan nakikita natin, ang husay-husay makipagtalumpati nitong taong to. Talagang kung medyo tayo'y mahina-hina ay madadala tayo sa kanyang relihiyon. Napakagaling magsalita. Eh pero bakit ganyan? Walang pag-ibig. At yan po ang pinakamalaking nagpapawalang bisa sa argumento ng mga mahusay magsalita, yung kanilang gawa. Magaling ka ngang magsalita, wala ka namang pag-ibig, therefore you are not in the true religion. Kaya po yung mga nakikita natin kumisan sa TV, ang gagaling magtalo. At ngayon ay nakukuha ng kaaway ang radyo, ang TV, sinosolo nila sapagkat ang gobyerno ay kapanig nila. Ang gagaling magsalita, pero makita ninyo, laging may patutsada, laging merong bitterness in their language. And that proves only that Jesus Christ is not in these people's hearts. Ano po daw ba ang tunay na mark of a Christian? He loves. And one of the marks of true love is by not bearing false witness against one another. Kayo po ba ay nakasaksi na ng mga naglilitis sa mga hukuman? Maybe you have seen actual proceedings in courts, or you must have seen some in the movies. A witness is usually asked to swear that he will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. This is based on the 9th commandment. You shall not bear false witness against your neighbor. At meron pong mga grupo kung minsan na napakalalakas ng loob na sa labas ng kanila mga templo at mga simbahan, nakalagay sa pagkalalaki mga kwadro ang 10 utos, pero nawawala yung ikalawa. At yung 10, pinagdadalawa nila sapagkat mabibistong may nawawala. Subukan ninyo po sa mga mararaming mga bahay dalangina na nagkalat sa buong Pilipinas, ipinaghahalandakan nila sa labas ang 10 utos para mabrainwash na ang tao na yun na nga ang 10 utos at huwag nang hanapin sa Bible. Subalit puntahan nyo yung Bible, may nawawala at yung 2nd utos, lagi nilang tinatanggal. At yung 10, pinagdadalawa, ginagawang thou shall not covet thy neighbor's goods, tapos thou shall not covet thy neighbor's wife. Pinagdadalawa sapagkat dinadaya ang tao, binabawasan ng isa. Ang 9th utos, Exodus 20 verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor. Sa Israel po, noong unang panahon, kapag ka ang isang tao ay pinagbintangan at siya po'y hahatulan ng kamatayan, ang ginagawa ng mga saksi, ipinapatong ng mga saksi ang kanilang kamay sa ulo ng taong ito at sila'y sumusumpa na ang kanilang sinabi sa kanilang patotoo, sa kanilang testimony ay totoong totoo. And then the blood of this person is in their hands if they are bearing false witness. If it was discovered that the witness was dishonest, the person or the dishonest witness was to receive the same punishment as the one against whom he testified. Ganyan dapat talaga ang mga hukuman. Pag napatunayan ang isang saksi ay nagsisinungaling, yung parusa doon sa kanyang isinakdal, parusa rin niya. Bakit kaya? Bakit ganun ang batas ng Diyos? Because God wants innocent people to be protected from lies. Lies are so easy to manufacture out of anger, out of bias. Minsan, galit tayo sa tao. Willing tayo umimbento ng mga kasinungalingan laban sa kanya. O kakampi natin yung nagsasakdal, willing ngayon tayo umimbento ng mga bagay laban dun sa nasasakdal. O dahil sa ating pagiging selfish, meron tayong
benefit from telling a lie in the court. Nakita natin kung paano naging moro-moro ang paglilitis doon sa pinagbintangang bumaril kay Senator Aquino. Ang unang husgado, sinabing walang kasalanan. Ang pangalawang husgado, sinabing may kasalanan. Today, as in the past, there is so much disregard for the truth. Courtrooms become like pathetic comedy stages, and witnesses and even lawyers like clowns juggling with the truth and with lies. According to statistics, an average ang isang pangkaraniwang tao, sa isang pangkaraniwang araw, he speaks 18,000 words. And it is enough to fill a book of 54 pages. Kung ang pagsasalita po natin sa araw-araw ay nagiging libro, 18,000 kataga ang lumalabas sa ating bibig on an average day from an average person, pwede pa yung mga daldakina, yung average pa lamang. At ito po'y enough na makasulat ng 54 na pahina ng isang aklat. If the words that you speak in a year were put in print, you would fill 66 books. Parang Bible, 66 books po ang Bible. Kaya lang po, 66 books of 300 pages each. In that case, sobra-sobra pa sa Bible. Ang salitang lumalabas sa isang ordinaryong tao, sa ordinaryong pagkakataon, kung iniipon sa isang taon, you would have filled 19 Bibles. The equivalent of 19 Bibles per year. Kaya nga po, kung kayo'y mabubuhay ng 70 taon, at nag-umpisa kayong magkumpletong maging daldal sa 5 years old, you would have spoken words which when printed will fill 1,235 books. Mas marami pa yata sa laman ng National Library. Average person lamang po yun. Pwera pa ang madadaldal. Kung kaya nga po't kung tayo'y nabuhay ng 70 taon, the average person will have spent 13 years of his lifetime in non-stop talking. 13 taong walang humpay at walang tigil na pagdaldal ang ginagawa ng ating dila sa loob ng lifetime of 70 years. At siguro po doon, mga 22 taon ay ginamit sa tulog. Mantakin ninyo, 13 taon ng walang humpay na pagdaldal. This is a very dangerous situation. And you know why? Because according to Matthew 12, the Lord said, "But I tell you that men will have to give account on that day of judgment for every careless word that they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Bawat isa, doon po sa kutakot-takot na salita na ating binibigkas sa buong buhay natin, ay pananagutan natin sa Diyos. Bawat isang salita. Walang nakakalampas ni isang kataga from the Lord. Pwera pa yung unspoken words. Yung pa lang pong sinabi. Bawat isang kasinungalingan na lumabas sa ating bibig ay pananagutan natin. Kung 13 taon na tuloy-tuloy, umaga hanggang gabi, 24 hours a day, non-stop, 13 years tayong dumadaldal, ilang taon po kaya doon yung puro kasinungalingan? Yung kalahating totoo at kalahating kasinungalingan, at yung mukhang totoo pero ang impression na na-create natin, kasinungalingan pa rin. Gano'ng karami po dyan sa mga nguso ng ating mga katabi ang nagsasabi ng kasinungalingan. Why do people lie? Why do you lie? Why do I lie? Unang-una po, because of our sinful nature. Jeremiah 17:9 tells us, "The heart is deceitful above all things." Matthew 15:19, "For out of the heart come evil thoughts, false testimony, and slander." Tingnan niyo po ang mga bata.
mga batang munti. A child lies on his own, walang nagtuturo sa batang nagsisinungaling, nakikita na lamang po na bigla na lang nagsisinungaling ang isang bata. And because we are evil, we find it cute. Sabi natin, uy, nagsisinungaling na yan. Pinagmamalaki pa natin, ang bata niya, sinungaling na. Uy, sinungaling, ang dapat sabihin natin, uy, demonyito na ang batang ito. Kay liit-liit pa, lumalabas na ang natural. The heart is by nature evil. A child lies without being taught because of man's sinful nature. Dapat po tayong malungkot pag nakita natin ang munting batang nagsisinungaling, lumalabas na ang totoo. That we are children of sin. Kaya sabi sa James 4:8, purify your hearts. Because the heart is desperately corrupt. It is deceitful above all things. Another reason why we lie, sinful upbringing. Pinalaki tayo sa makasalanang paraan. Napapanood, nasasaksihan ang mga bata, ang mga magulang nagsisinungaling. Mga kapatid, ate, kuya, mga tiya nagsisinungaling. Kitang-kita ng dalawang mata nila. Dinig na mga tenga nila ang pagsisinungaling. Sasabihin pa ng ina, huwag mo sasabihin sa tatay mong namasyal tayo kanina, ha? Pag itinanong sa'yo, nandito lang tayo, nagagantsilyo ako. Natatandaan mo? Nagagantsilyo po. Ang totoo pala'y nagmadyong. Nandito na ang kolektor ng tubig. Sabi mo, wala ako, dali. Wala po ang mami ko. Maliit pa, nakikita ang kasinungalingan. Hindi lang po nila nasasaksihan ang kasinungalingan, kung paano kupitan ng kanilang mga ate ang kanilang nanay, mamamalengke ang ate, kasama ang bata, huwag mo sasabihin nagmerienda tayong palabok, ha? Sabi mo, tong kamatis ato, isang kilo, yung pala, walong guhit lang. Kinupitan ang ina. Sinful upbringing. At hindi lamang yon, tinuturuan pa mismo ang batang magsinungaling. Tinuturuan mismo. Pag itinanong nila kung, anak, hindi ako pupunta sa lola, pag itinanong mo kung nasan ako, sabihin mo, may sakit ako ha, may lagnat ka mo. Yung pala, nanonood ng TV. Nasaan ang tatay mo? May lagnat po. Pero alam niya, nagsisinungaling siya. Tuwan-tuwa naman ang nanay, mamaya meron ka sa akin balato. Children don't only witness sin and lies. Children are also taught to tell lies. And not only that, children are not punished when they tell lies. Meron daw pong isang maliit na bata, umuwi, humahangos minsan galing sa eskwela. Sabi niya, hinabol siya ng leyon pa uwi. Saan naman nakakita ng leyon dito? Eh? Maski sa Manila, so, sa payat ng leyon, hindi ka kayang habulin. Nagkandagalagalaiti na yung nanay sa pagpapaamin. Talaga, leyon! Leyon talaga! Sabi ng nanay, pumasok ka sa kwarto mo, nagkakasala ka sa Diyos, nagsisinungaling ka, huwag kang lalabas doon hanggang hindi ka nagtatapat sa Diyos na nagsisinungaling ka at hanggang hindi ka humihingi ng tawad. Pumasok ang bata. After a while, lumabas. O ano, nag-confess ka na ba sa Lord? Oo nga pala, nakalimutan ko yung humahabol pala sa akin. Dilaw na aso. Hindi pala dilaw na layon, sabi ng bata. Nagsinungaling pa rin, may dilaw bang aso? Yung dilaw na dilaw, nagpalusot pa rin. You see, children are very, very sinful. Kaya maliit pa lang, dapat turuan na yan to accept Jesus Christ. Kasi tayo, baluktot, ang mga batang pilyo, natutuwa tayo. Ang batang maraming mga ginagawang kamaldituhan, tinotolerate natin. Children must be punished for telling lies. Hindi dapat palakihin ang bata na ang kasinungalingan niya ay kinukonsinte. Punish your children when they tell lies. Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa bawat isang sinungaling na bata, siguro 99.9% may sinungaling na magulang o may konsentidor na magulang. Sasabihin natin, ako ang mga bata talaga ngayon, iba na ang sibol. Hindi po totoo yan. Ang mga magulang ngayon, iba ang sibol. Iba ang sibol ng kabataan, palibas, at iba ang sibol ng magulang. Sobrang mga konsentidor ngayon ang mga magulang. Ayaw nang mahirapan ang mga anak. Hindi na tuloy natututo ng mga tama. Ayaw mamalo ng anak. Tuloy,
siya lang ang natutuwa sa anak niya. Ang lahat, ang buong barangay, pag nakita yung batang yon, kulang-kulang na lang, maso ka. Gusto niyo ba na ang anak niyo nakakainisan? Pag kayo hindi mo rin ang dumisiplina ng inyong anak, ang inyong anak nakakainisan, maski saan magpunta, walang natutuwa. Gusto niyo ba yun? Sasabihin pa kumisan, ho talaga yung bata niya, matigas ang ulo eh. Naku, huwag man sawa yan, hindi yan makikinig sa'yo. Sasabihin pa ng ina, eh nadidinig ng bata. Siyempre, kung anong nadidinig ng bata, yun ang gagawin. Ang power of suggestion sa children ay napakalakas. Kaya sabihin, huwag mo sasawayin yan, lalo kanyang bubusan ng spaghetti. Bubusan ka nga ng bata. Sasabihin pa ng magulang, kita mo na, sabi ko kasi sa'yo eh. Mga delinkwenteng magulang, produce mga delinkwenteng anak. Simpleng simple. Minsan mong hagupitin niya nang hindi niya malilimutan sa kanyang buong buhay pag hindi minsan mong inirapan ang batang yan ay pag hindi sumunod. Kumisa nakakakilabot, ang liliit ng bata, ang lalaki ng ina, talo. O ang lalaki ng ama, maling pagpapalaki, delinkwenteng mga magulang. And so, punish your children when they tell lies. At ang isa pa, why do people lie aside from sinful upbringing? To save their face. To save their skin. Para ang kanilang honor ay kanilang mailigtas lamang o ang kanilang sariling buhay ay mailigtas. Nagsisinungaling ang mga tao to escape embarrassment. Ikaw ba'y bumagsak sa eskwela? Hindi ho. Sukdo lang maglagay at magbayad at kung ano-ano, pumasa lang, huwag lang mapahiya. People tell lies to escape punishment of their mistakes. Ayaw panindigan ng pagkakamali, magsisinungaling para makatakas. People tell lies to escape harm. Maging ating dakilang ninuno na si Abraham nung siya at ang kanyang magandang asawa ay nagpunta sa Ehipto at mukhang natitipuhan ng Pharaoh ang asawa. Sabi niya, huwag mo sasabihin asawa kita, baka ako patayin. Sabihin mo na lang, kapatid kita. Magkamag-anak ka mo tayo para huwag akong patayin. Si Abraham mismo yun. Nagsisinungaling para maligtas lamang. Meron naman pong nagsisinungaling, people tell lies to flatter. To flatter others about their looks and about their talent. Mukha na ngang tatlong araw na nakalibing at inagaw sa hukay ay sasabihin pang mo, sariwang-sariwa ka ngayong araw na ito. To win favors, to win friendship, and to sometimes to spare feelings. Hoy, kumusta ba ang buhok ko? Ang ganda! Pagtalikod, mukhang steel wool. So yung tao ngayon, naglalakad, proud na proud. Dahil binola eh. Eh kung sinabi mo nang alam mo mukhang steel wool ka, magsuklay ka doon, palitan mo yung itsura mo, eh di naligtas siya sa kahihiyan. Nasaktan minsan, pero naligtas naman sa isang di lalong hamak na dusa at sakit na pinagtatawa na ng publiko. But what? We flatter others. Sintonado na ng kumanta. Alam mo, pag kumakanta ka, para kang angel. Pagtalikod, sabi niya, fallen angel. Ayaw nating sabihin. Sabi sa Ephesians 4:25, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Pag nagkakalat ang isang kapatid, hilahin mo sa isang sulok, hoy, nagkakalat ka. Sabihin natin. Iyon ay tungkulin natin sa isa't isa. Sabi, why should you do this? Because you are members of one body. Ang kahihiyan nun, kahihiyan mo na rin. Don't flatter people. Huwag tayo nang bobola. Nang bobola para umasenso, nang bobola para magkaroon ng pabor, nagsisinungaling. There are people that lie to obey and please men and their elders. Yan ay mga elders nila, superiors, employers. Sabi ng elder nila, o pagka ganitong nangyari, ganitong sabihin mo. Sabi ng boss, pag may tumawag na ganito, sabihin mo, wala ako. Sabi ni Peter, we must obey God rather than men. Anong pakialam ko kung lolo kita? Anong pakialam ko kung nanay kita? Kung pinagsisinungaling mo ako, hindi ako susunod dahil dapat akong sumunod sa Diyos. Ikaw man, kahit boss kita, kahit nanay kita, kahit tatay kita, nilikha ka rin ng Diyos. Mas mataas ang Diyos kesa sa'yo. Kahit pa kita employer, kahit marami kang kayamanan, bigay lang yan ng Diyos sa'yo.
At kung gusto niya ng Diyos bawiin at ibigay sa akin, ay pwede. Kaya sa Diyos ako magiging tapat, hindi sa tao. We must obey God rather than men. There's another reason why people tell lies, to wrongly benefit themselves. Para lang sila may mapala. Sometimes to impress others. Marami mga kasinungalingan na dililikha para lang humanga ang tao sa kanya. John 12:43, for they love praise from men more than praise from God. Ano po bang mas mahalaga sa atin? Mapuri tayo ng tao o mapuri tayo ng Diyos? Pero mapuri lang ng tao, magsisinungaling. May mga tao nagsisinungaling to steal people's trust, people's faith, people's loyalty. Mga Amerikano, ginawa sa atin yan. Nung meron tayong revolution against Spain, heto na mga Amerikano, pinuntahan ang ating Pangulo na nasa Hong Kong. Tutulungan namin kayong labanan ng mga Kastila. Sabi naman ni Aguinaldo, kung pagkatapos ng gera, dakmain nyo kami. Sabi ng Amerikano, Puerto Rico nga, hindi namin ginalaw. Cuba nga, hindi namin ginalaw. Tinulungan lang namin silang lumaban sa Kastila. Kayo pa ang layo-layo. Aani naman namin kayo. Mga Pilipino na may nagtiwala. Tinulungan kunwari ng mga Amerikano. Ang buong Pilipinas ay napalaya na from Spaniards. Intramuros na lang ang natitira na may Kastila. Kaya nga po ang mga Kastila ay naging alila ng mga Pilipino. I was just told recently na ang mga lola ko po ay nagkaroon ng mga katulong na Kastila nung immediately after the revolution. Bakit? Sapagkat ang mga Kastila pong nahuli, wala pa tayong gobyerno, ibinigay nila dun sa mga Filipino families. Ang natira na lang ay intramuros, ang mga Amerikano nilusob nila yan, pinagbawalan nila ang mga Pilipinong pumasok sa Maynila during the putukan, at nung bumaba ang Spanish flag, umakyat ng American flag, at biglang naging teritoryo tayo ng mga Amerikano. Nagkaroon ng Philippine-American War. Dinaya tayo. We were deceived. They stole our loyalty. They stole our trust. Nagkaroon ng Filipino-American War. Yung mga Pilipinong hindi sumuko na mundok, katulad nila Macario Sakay, anong sinabi ng mga Amerikano? Mga tulisan yan. Kaya pati mga Pilipino ngayon, pag mahabang buhok mo, mukha kang sakay. Mukha kang tulisan. Nilalapastangan natin ang ating mga sariling bayani. Bakit? Naniwala tayo sa kasinungalingan ng mga Amerikano. Bidang-bida mga Amerikano, sabi ni MacArthur, I shall return. Ang dapat itanong ng mga Pilipino, ba't ka umalis? Ang mga Maynila, ibinigay na lamang ng libreng-libre sa mga Hapon, ni isang putok, walang ginawa ang Amerikano na gobyerno ng Pilipinas. Ipinamigay tayo sa Hapon at binalikan na lang. Tuwa pa ang mga Pilipino. It's a lie. And the Philippines, this country, continues to live in lies. Patuloy tayong niloloko ng mga imperial powers. Patuloy tayong niloloko ng mga kung ano-anong sekta, mga simbahan na nagtuturo ng mga kasinungalingan. They steal our trust, our faith, and our loyalty. And of course, kasama na, they steal our possessions. That is why people lie, to benefit. And people lie to intentionally harm others. Sometimes people lie only out of habit. Wala namang ibang dahilan, nakasanayan na lang magsinungaling. What are the dangers of false testimony and telling a lie? Sa legal court po, sa mga hukuman, in the formal court, yung pagsisinungaling ng mga saksi, it's called perjury. And perjury is punishable by law. The ninth commandment protects the life, the well-being, the property, and the reputation of every upright and decent person. Kaya sinasabi, you shall not bear false witness. Yan po ay sa legal at sa formal court. Dahil sa mga talagang mga formal na hukuman, we commit perjury against our fellow men. Ngayon, ang mas madalas po na perjury na makomit natin, hindi sa legal and formal court, kundi sa informal courts. Ano po ang mga informal courts? Ang tawag po ng iba dito ay chismisan. Kung saan ang isang tao'y nililitis, hinahatulan dahil sa patotoo ng mga makakatiang dila, ng mga saksi.
So din, naku, alam mo ba yan si ganyan? Naku, kitang-kita ko, alam na alam kong ginagawa niya sa buhay. Talaga, ganyan-ganyan. Naku, masamang tao pala siya. Hukuman na yun. Hindi po natin kailangan magpunta sa City Hall para magkaroon tayo ng court. Whenever there are two or more people talking about somebody else, and there is a person there telling about what is good or bad about that person, yan po'y isang hukuman. At tayo po ay nagiging ano? Hukom. We become judges. Eh, ang linaw-linaw, sabi sa Matthew 7, judge not so that you will not be judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and the measure you give is the measure you get. May nagsumbong, may sinabi tungkol sa tao, gumawa tayo ng isang judgment. Sasabihin natin, ah, ganun pala yung tao ngayon. Ganun pala siya. We become judges. Sabi sa Bible, woe to you that judge your fellow men, because with the same strict judgment, you will be judged. Napakakonti po ng kasalanan na higit lalo pang masama kaysa dyan sa pagchichismis. Few sins can be as destructive both to the doer and the victim as gossip and slander. It degrades them both. Nakapagpapababa po sa pinag-uusapan at higit lalong nakapagpapababa dun sa nag-uusap. Yan pong mga chismis. Ang naninirang puri ay higit lalo pang masama kaysa isang magnanakaw. Sapagkat ang magnanakaw, ang ninanakaw lang niya ay kwintas, relo, TV, na maaaring palitan. Subalit ang isang dalahira, ang isang taong hitad, na walang ginawa kundi ipaghalandakan ang bituka ng kapwa, ang kanyang ninanakaw ay karangalan ng kapwa na hindi niya kayang ibalik. Maski pa nga mapatunayan kung lumaon na hindi totoo, nasira na rin ang puri ng taong pinag-usapan. A person that is a gossip is worse than thieves because they steal another person's dignity and honor, reputation, and credibility, which is impossible to restore. Kumisan po ang liit ng pagtingin natin sa mga magnanakaw, sa mga snatcher. Ang dapat tingnan natin, manalamin tayo, tingnan natin ang ating mga nguso. Tayo ba'y magnanakaw din ng puri ng iba? Masama yan, ako magnanakaw. Nakakita ang mga tao ng snatcher, mandurukot, binubugbog. Ang dapat talagang durugin at wasakin at talagang paduguin, mga nguso na mga chismosa. At pag yan ay ginawa, gano'ng kaya rami ang darating dito sa susunod na linggo na may buo pang nguso? Baka lahat tayo ay para mga sumabog na cauliflower ang mga bibig. Yan po ang dapat asnan, mga dila ng mga dalahira. Sapagkat yan ang talagang sumisira sa puri ng iba. Lalong-lalo kung sinasabing siya ay Christian, pagkatapos ay puro lason ang lumalabas sa bibig. Napakahirap po at dangerous to tell lies. According to John 8:44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yan po ang danger ng pagsisinungaling, ng paninirang puri na nakabase sa kasinungalingan. Liars carry out Satan's work. Nagiging kasangkapan tayo ng Diablo sa ating mga pagsisinungaling. Why is lie dangerous? Sabi ng Mark 14:56, many testified falsely against Jesus. Alam niyo po ba kung ano ang pumatay sa Panginoon? Do you know what murdered the Lord Jesus Christ? False testimony. Mga patotoo na mga huwad na saksi, mga kasinungaling ang inimbento nila, yan ang naging ebidensya laban sa Panginoon. And He died on the cross, murdered by false testimony. Lies or murder was committed against the truth, who is the Lord Himself. Satan being at work against God.
falsehood assaulting the truth. Ganyan po kasama ang kasinungalingan. Baka isip-isipin natin, kasinungalingan ang nagpataw ng kamatayan sa Panginoon doon sa krus. Ang lahat ng nagsisinungaling ay sumasama doon sa nagbigay sa kanya ng hatol. Matthew 12:36-37. Ito po yung nasabi na at basahin yung sabihin natin uli. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word that they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Revelation 21:8. At ito po gusto kong namnamin ang bawat isang taong nag-e-enjoy magsinungaling. But all liars, their place will be in that fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Mga sinungaling ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang mga dilang makakati, higit lalong kadiri-diri ang dila ng isang chismosa kaysa galis o eksema. Lagyan nyo lang ng katyalis, natatanggal ang kati, walang nasira. Pero para matanggal ang kati ng isang dila, naninira ng iba. Higit lalong kadiri-diri ang isang taong mahilig magchismis kesa sa isang taong nababalot ng sugat. Mamili nga po tayo ng pandidirihan. Kumisan maling bagay ang pinandidirihan natin. Maaaring may katabi kayong mabango. Ang pabango ay galing pa sa Paris. Subalit umaalingasaw ang kanyang baho pag bumukha ang kanyang bibig sapagkat puro kasinungalingan. Puro paninirang puri ang lumalabas. What is the importance of the truth? John 14:6 says, and the Lord said, I am the truth. Ganon kahalaga ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, ako ang katotohanan. Whenever you assault the truth, you assault the living God. And whenever you tell a lie, you are doing the work of Satan. Lahat po tayo, pag-aralan natin yan, kung saan tayo guilty. The Lord is truth. His arch enemy is Satan, the father of lies. On which side are you on when you open your mouth? John 8:32. Then you will know the truth, and the truth shall set you free. It is the truth that sets us free. The truth sets us free from sin. The truth sets us free from deception and blindness. The truth sets us free from the punishment of sin. If the truth sets us free, therefore its opposite also does the opposite. Yung kasinungalingan ng aalipin. Lies enslave us. And remember this, the truth, like Jesus Christ, is the winner. Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Huwag kayong mag-atubiling magsabi ng totoo, maski mukha tayong mapapahamak. Hindi yan mangyayari. If the truth is in us, if God is in us, who can win against us? Kumisan po sa pagsasabi ng totoo, nagmumukha tayong dehado, magmumukha tayong kawawa, mapapahiya tayo, o baka tayo mapahamak. Pero hindi po totoo yun. Panandalian lang yun. Akala lang natin. Sapagkat oras na nagsabi tayo ng totoo, maski para sa ating kapahamakan, dun tayo nakakalaya. Only the truth will set us free. And when you tell the truth, maski self-incriminating, halimbawa, aaminin mo na, alam mo nung araw, ako yung nag-umpisa ng chismis sa'yo eh. O nung araw, ako yung kumuha ng ganito mo or ganyan. Baka kamasampal, baka magalit sa'yo, pero panandalian lamang, makikita po natin, sa panghabang panahon, tayo rin ang nag-benefit for telling the truth. Why? Because when we tell the truth, God is on our side. Alam niyo po, ang isang pinakamagandang step of telling the truth, yung confession. Nakita niyo po how we are set free? Sabi yung, Lord, nagkasala po ako. Ito po ang aking ginawa. Ito po ang aking kasalanan. Ito po ang aking kasalanan. And by telling the truth, God forgives us.
Only in telling the truth do we become really free. If you want to be free, sometimes you tell lies. You want to be free from punishment. You want to be free from blame. You want to be free from embarrassment, and you tell a lie. But no, you cannot be free, because one lie needs another lie to cover up for it. And all your life, you will only be telling lies. Tigilan, mga kapatid, kung ano man ang pagsisinungaling sa ating buhay. Kung ano man yun. Meron kaya ditong tatayo at sasabihin, ako hindi nagsisinungaling? We are all guilty before God. Stop telling lies. Stop now. Hindi next week, hindi next month. Stop telling lies. Seek forgiveness from God and from men that you have deceived. And restore what you have destroyed. Kung ano pong nasira ng ating dila, sikapin natin na mabuong muli. Yung pong babae na nahuli sa kasalanan, babatuhin ang mga tao, sabi ng Panginoon, sige, yung walang kasalanan, unang bumato. At ang Panginoon ay yumuko sa lupa at nagsulat sa alikabok. Sabi ng iba, ang isinulat daw ng Panginoon, mga kasalanan ng mga taong gustong bumato. Hindi sinabi ng Bible, maaaring ang totoo. Sapagkat matapos magsulat ang Panginoon sa alikabok, walang naglakas ng loob na bumato sa babae. At dahan-dahan at isa-isang nag-alisan ang mga tao. At nung tumingala ang Panginoon, nakita niya nag-iisa ang babae doon. Sabi niya, wala bang bumato sa'yo? Wala po. Sabi niya, ako man, hindi kita babatuhin. Umuwi ka at tigilan mo na ang iyong kasalanan. We are not to judge one another. But just like what John 8:11 says, go and live your life of sin. In closing, the 9th commandment, I would like us to just be alone with God. Mapag-isa tayo sa Panginoon, kausapin natin siya. Atin pong pag-aralan ang ating mga salita, ang ating dila, kung ano-anong uri ng kasalanan at kasinungalingan ang lumalabas dyan, paninirang puri. Let's seek God's forgiveness. At gumawa po tayo ng desisyon na humingi rin ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Kaya alam nila o hindi. At pagkatapos, ating italaga ang ating dila. Let's commit our tongue, surrender our tongue to the Lord so that He can use it for His glory. Tayo'y panandali ang manahimik, saya sa atin ang ating buhay. Isuko natin ang kasalanan natin. Let's make a firm resolve to live a godly life. Aming Diyos, patawarin niyo po kami sa napakaraming kasinungalingan na lumabas sa aming bibig mula nung kami nagkaisip. Mga kasinungalingan, Panginoon, na nagsasabi lamang kung gaano kasama ang aming puso. Mga paninirang puri na ginagawa namin maging sa sarili naming kamag-anak, sa sarili naming magulang o anak o kapatid, sa aming sariling kaibigan o asawa, sa aming sariling kapatid sa pananampalataya. Ang pagtataksil namin sa kanila na sa kanilang likod ang aming dila ay kung ano-anong sinasabi against them. Please forgive us, O God. Cleanse us with the blood of Jesus Christ. Wash us, O Lord. Make us new. At tanggapin mo po ang aming pagtatalaga ng aming mga dila ngayon. May you accept this, Lord, as we dedicate to you our tongue and our lips, that from now on you may use it for your glory. You may use it for the truth alone. Just like the woman caught in adultery, give us leave, O Lord, and give us the strength not to sin again. Be the guardian of our mouths. And when we open our lips, O Lord, may it be for your glory and for the edification and for the honor of our fellow men. Change us, O Lord. Have your own way in our lives. Be our Lord. Make your presence felt. Make us assert your lordship over our lips.
In Jesus' name we pray.